text muna. Okay. Stress na. Our topic for today is about Israel-Iran conflict. Yes. Good morning, everybody, brothers and sisters. It's nice a day here in Cebu. Yes. I hope it's the same in your place right now. Well, I think the big news now is about the attack on Iran. Yon. In Israel. Delikado. This has long been overdue because the conflict, I think, started even the time of Jesus, even prior to the time of Jesus. There was already this conflict. Mm-hmm. So, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Yeah. Dito sa Facebook at saka sa YouTube natin. Our Facebook is Bugakrama. No? You just type that one para ma-search nyo. Mm-hmm. Bugakrama lang, mga kapatid. No? Kaya, sige po, we're going to discuss what's going on right now. Kung ano talaga ang mga pangyayari ngayon. Is this biblical? Yeah. Ano po ba itong kaguluhan na nangyari sa Middle East? Ito po ay pinaulit-ulit lang, no? Every year may gera. So, greet muna tayo sa mga kaibigan nating mga kaparian, no? Mga pari, mga obispo. Yes, good morning. Good morning po sa inyong lahat, no? So, kaya yung aming background at the back, iba na naman, pero same pa rin dito sa healing center natin. So, yun po. And next week, we will be in Sindangan, Dipolog, Cagayan de Oro, pagkatapos. Sa 29, we will be in Vilanse at uuwi kami sa Cebu first week of August pa, Brother Nolay. Dahil sa gawain, no? Yes. O, marami tayong schedule ngayon para po ipalaganap, spread natin ang the gospel of love and forgiveness. And the way I notice it, Bago, parang dumami at ang schedule nyo. There will be more and more. Yes. Hanggang baka you will come back to Cebu once a year na lang. Sana. So, siguro time will come, aabot tayo dyan, pero kailangan rin uwi tayo sa Cebu. There's no place like Cebu City. A many things to take care. So, ano? Bangko. So, our topic for today is about Israel and Iran conflict. Is this the beginning of the great battle? Yon, tingnan natin ang mga anong sinasabi ng Biblia, mga kapatid, para po malaman natin, because actually, ito na po ang mga sign, no? So, Brother Nolay, what can you say about this Israel-Iran conflict? I would like to start with a question. Lalo-lalo sa iyo, Bago, because you have experience with the Bible. Paano nga ba nag-start? So how did it really start, this conflict? Kasi this is all about the Jewish and the Islamist conflict. Oh, okay. How did it start? Hanggang ngayon do? Oh. Actually, Brother Noy, itong gera na ito, galing pa ito doon sa langit, between Lucifer and the angel Michael. There's a war in the heavenly realms. There's a war. At pagkatapos, natalo si Lucifer, no? At siya po ay tinapon dito sa mundo. That's biblical. Oh, biblical yan. Dinda po kong Ezekiel, tinapon siya dito. At ang gera ay nagpatuloy. Now, sa anong pamaraan? Sa pamagitan ng ano? Israel. Bakit po Israel? Because alam ng demonyo na itong Israel is the city of God. It was designed where the Messiah will come up, no? Alam nila na it will be the chosen people. Doon na labas ang Messias. And before the coming, the first coming of Jesus Christ,
God prepared it already. Since alam ng demonyo na ito ang lugar na talagang dito manggaling ang Mesiyas. The Savior. Oh, the Savior, Jesus Christ. Nung umpisa pa lang nang ginawa ni Lord ang Israel, dati Kanaan yun, no? Tinawag niya si Abraham, no? But there was already, conflict na. Even Adam and Eve, yung mga anak nila, there was already patayan. Kay Abel at saka kay Cain. Doon ang umpisa actually, no? Pero ang demonyo, inulis, pumasok siya sa katawan ng tao. Hindi na siya ngayon makita na may dalawang sulungan. He is in the form of human being like us, mga kapatid. Kaya delikado, subtle is very... Yung iba nga, nagpresidente pa. Oo, di kurbata pa nga. Di kurbata. Kaya doon ang umpisa sa panahon ni Abraham. No? Sa panahon pa lang ni Abraham, he conquers 5 kingdoms. Natalo niya yung 5 kingdom. Pagkatapos, nagbigay siya ng kanyang 10% kay Melchizedek. Doon po. And there was a promise, sabi ni Lord, Abraham, you will bear a child, you will have a child, you and Sarah. At ang pangalan niya ay si Isaac. Yan. At tumatawa pa si, si Sarah, sabi ni Sarah, oh, come, ay, ako'y matanda na. Wala na pong, hindi na pwede. Pero sabi ni Lord, just trust me because I am God. Yeah. Tumatawa pa nga si Sarah. Yeah. Kaya ang meaning of Isaac is that laughter. Laughter. At hindi sila nakaantay kasi ang promise ni Lord is pag may promise siya, perfect talaga. This time. Kaya hindi sila nakatiis, especially si Sarah. Sabi ni Sarah, sige, sipingan mo yung katulong natin si Hagar. Para magkaroon kayo ng anak, and that is the promise of God. So, tingnan mo. Si Lord by promise, pero anong ginawa ni Isaac at saka Sarah at saka Abraham? Gumawa din silang sariling kanilang para mabuo ang bata. Is that inspired by the devil? Actually, it was inspired by the devil. Si God may promise na to Isaac. Anong ginawa ng dalawa? Para bang Gumawa rin sila. Hindi sila makaantay sa promises. Kaya, ano nangyari? Magulo. Yeah. So, okay, to make the story short, si Hagar nagbuntis. Nang nagbuntis siya, pinanganak niya ang bata, pinangalanan ng Ishmael. Yeah. And then, hindi nakatiis si Sarah, dapat i-outcast in the land of Israel. No, man. So, siyempre, as a father, Abraham, masakit din sa kanyang puso. Anak ko yun. Anak niya. So, wala siyang magawa. Kasi, nandyan na si Isaac, pinanganak na. So, pinalaya si Ishmael at saka si Hagar. Pumunta sa Arab. Doon nag-umpisa ang pag-spread ng Islam. Ano pangalan ng Arab? Nung Arab countries. Pero at the time, wala pa si Muhammad. At the time po, silang lahat ay nagsamba sa God of Abraham, Isaac, and Jacob. Because malaki na si Ishmael, pinapunta sila sa Arab country. Alam na ni Ishmael kung sino ang sinasamba nila. Ishmael worshiped the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Ano nangyari? Magandang takbo, harmonyos. Nagprosper, nagiging bansa. That's why Saudi Arabia. Maraming oil? Oo, maraming oil. Kasi may promise si God, I will bless you, Sarah, and your sons, and your daughters, and I will bless them. Because they worship me. Nang lumabas si Muhammad, it was 635 AD. After the birth of Jesus Christ, it takes 500 years. Doon kinukurap niya ang sinamba ni the descendants of Ishmael. Kinukurap niya, nagiging Islam. So, infiltration yung kanya. Infiltration. Kaya hanggang ngayon, may gera. So, it start sa panahon ni Abraham. And there was even what we call Abrahamic covenant. Between God and Abraham, sabi ni Lord, I will bless you as a nation. Whoever blesses you, I will bless them. But whoever curses you,
I will curse them. So ito po ang covenant ni God at saka kay Abraham. So nagpatuloy kay Isaac hanggang umabot sa mga kings, queens, judges like Samson. At doon, nag-umpisa. Pero that time all, dahil sa mga failures na mga decision nila, judges, even Abraham, mga propeta, there was a price also. We paid the price. Kaya, what is the price? They could not commit any or stay in peace with their neighborhood. Because of they are hard-headed. The Israelites. Kaya sa panahon pa lang ni Abraham, may gera na. After Abraham, if you read the history, there was even time na sila ay na-conquer sa Egypt. Di ba no? Sa panahon ni Moses, nagiging slave sila. At after on that, na-liberated naman sila because they are hard-headed. They are under the captivity of the Babylonian Empire naman. Kay King Nebuchadnezzar. At pagkatapos, nasira yung wall of Jerusalem, sinunog, pinatay. Pagkatapos naman, na-liberated sila. And then Nehemiah revealed the walls of Jerusalem through King Cyrus. Ang tanong dito, sino ito si King Cyrus? King of Persia. Ano is Persia? Iran. Right now. Kami, in the Old Testament, tumulutulong si Cyrus, yung hari sa Persia, hari sa Iran. Tinulungan niya si Nehemiah para ma-build at ma-establish ang Israel again. Okay, na-establish na ulit. Pagkatapos, they're so hard-headed pa rin, mga kapatid. Na-conquer sila sa Roman Empire. No? For how many years they're under the captivity of the Roman Empire. At doon lumabas ang Savior. Sana at the time, if the whole nation accept and believe their Messiah, Jesus Christ, during the Roman Empire, during the time of Jesus Christ, as a nation, if they believe and accept this Messiah, the Son of God, Jesus Christ, at the time, itong mundo, langit na. But during those times, bro, they neglect, they reject. Not only they neglect, they're also idol worshippers. Yes. Kaya galit si Lord sa kanila because they worship idols. Yung mga the idols of Baal, idols ni, dami pong idols doon, especially in Exodus chapter 20 verse 4. Ano instruction ni God? Thou shalt not create any engraving images. For me, no? Image sa langit at dito sa mundo o pangsambahin nyo because I am a jealous God. Pero ang tanong, what kind of idols is that? Because we are in the Old Testament. Those are the idols of Moloch, Baal, Astarte, dami nun, Dagon, marami. Idol worshipers. Oh, and gods and goddesses of Egypt at dinala pa nila sa Israel. Nagalit si Lord na naman. Na lumabas si Jesus Christ, hindi nila tinanggap. Kaya because of the rejection of Messiah, because they reject the instruction of God in the Old Testament time that you shall not worship or bow down idols. And then, nang dumating si Jesus, hindi nila tinanggap. So, kaya ang punishment, hanggang ngayon, they only receive partial blessing because of the Abrahamic covenant. Yes, mayroong covenant. Kasi may covenant si Lord kay Abraham. And God is true to His word. No? Sometimes, on the Old Testament, sila ay matalo, sila naman ay manalo sa gera. Ganun-ganun. Pero, the good thing right now, Brother Noli, the Israelites, sabi ni Lord, promise na, cannot be moved, nor be shaken. Grabe. Because, paparating na ang Messiah nila at ang Messiah natin. Walang iba, Jesus Christ. Sa atin is second coming, sa kanila first coming pa. Wearing a white robe with all these crowns, nakasakay sa kabayo with all his armies at the back, the angels of the Lord. Yun ang kanilang expectancy. Very glorious coming. Image. Oo, pero yung first coming nila tinanggap kasi bata eh. Walang mo sa mundo. Pero ngayon, this time, they're going to accept that one. Pero, marami na pong masisira. Pahintulutan ni Lord. Magigiba, ma-destroy. Some of them will be annihilated or will be destroyed, will be killed. But Israel will remain as Israel. Because mayroong remnants, no?
So that is the story behind that one, mga kapatid, no? By the way, Father Anthony Almadrones, God bless po. Sa Palawan, Brother Ryan. Good morning, Father. Kita-kita tayo dyan, mga May 22, papunta na kami dyan po, Father. God bless po, no? So, yun po ang sitwasyon, Brother Nuri. Ang tanong dyan, what would be the next? Because, sabi ng Biblia in, very clear, no? John 1:12, no? John 1:14, He dwelt among us, but His own people deny Him. But to those who believe and receive Him as Lord and God has given the right to become a child of God. Since we are Catholic Christian, we believe in Him, we are now called sons and daughters of the Father. Amen. And hindi lang yan, dilagyan, tingnan mo, mabait talaga si Lord. Though we are sons and daughters of God, binigay ni Lord ang mga kaparian. Yes. We go back to the Old Testament. Parang i-re-establish niya. Kaya may pare ngayon sa Katoliko. And this is the only church na may pare kasi ang ibang sekta, pastor lang. Pero when God declares the church, to establish the church, kasama na yung Kristo. Automatic yan. Kasi it was Jesus Christ said, I will build my church. He is the great high priest and king. So what he did is that, nang pinatayo niya, tinawag niya si Pedro, then Peter, Poplinos, Aknaklitos, Evaristo, Supronios, Matresianoli, hanggang umabot kay Pope Francis. Kaya, it cannot be denied, and no one can destroy this church. Marami ang isyo. May mga isyo, but the one who established the church is the Holy One of Israel. Walang isyo. Kung may isyo man ang mga pare, may mga failures, man, sabi ni Lord, no one can destroy this. It will survive forever until His coming. Kaya we are blessed that we are a Catholic. So, babalik si Jesus Christ because of the Catholic Church. Because of us, believers, the Church, the Catholic Church. Sa mga Christian. Dalawa pong isina, babalik si Jesus in order to save Israel. Because the Bible says, no, in the book of John, Matthew chapter 24, ang tawag doon, Olivet Discourse, sabi ng mga apostoles, Lord, what are the sign of your coming and the end of the days? Sabi ni Jesus, okay, this is the sign. Don't be deceived. Before His coming, maraming pupunta ngayon dito, mga false prophet, false teacher. No? False prophet, false teacher, at saka false Messiah. Hindi sinabi ni Jesus, false priest. Oo nga. Bakit false prophet and false teacher? Ano ang guard? What is the reason behind? Hindi na sinabi, false priest will come. Because ang pinatayo niyang mga pare ngayon ay totoong pare. Pero ang sinabi niya, false prophet, false teachers, and even false Messiah. Balik tayo sa false prophet. Who are these people? Ano mga ba? What are the identifying mark of this false prophet? They go out, they preach the word of God, and then they perform miracles and healing in His name, in the name of Jesus Christ. Pero there is behind, because false prophet. Who are these people? The non-Catholic. Very, tangatugma-tugma eh. Kasi sabi pa ni Lord in the book of Matthew 7:21, not everyone says, can Lord, 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 enter into the kingdom of heaven. But the one who do the will of the Father, and at the end of the day, he will say, Lord, in your name we cast out demons. So during the Bible, they have this gifting, in your name we heal lepers, we cleanse lepers. In your name we perform many miracles. Ano sabi ni Jesus? Get out of me, I don't know you. Can you explain that for me? Why? Why did Jesus answer that way? Because God is not actually, because this is healing, prayer, deception, you know? Yeah. I only believe healing sa mga pare. But I don't believe sa mga healing, performs miracles or whatever, sa mga born-again Christian or mga non-Catholic. Because they don't have authority, they don't have rights. But I only believe as a Catholic in healing sa mga kaparian.
Noong una pa yung authority na yan. Authority yun. So tingnan nyo, get out of me, I don't know you. But these people, they love, hallelujah, Lord. They perform. When Jesus says, I don't know you, it means wala kayong authority. Oh, tingnan mo yun, obserbahan mo. Di ba pag mag-healing sila, especially itong Joey TVs, this is the power of the Holy Spirit, pa. Tinulak. Tinulak. Then the pride is there. Yeah. But when the priest anoint us with the healing anointing, yun ang tama. Yeah. Hindi ibig sabihin, ina-anoint ka ni Father, mamamatay ka na. Hindi. Parang showbiz. Hindi, ganyan. I-anoint tayo, kung tayo'y magkasakit, may karamdaman. Sino ang tawagan natin? Mga pare. Yes. Instruction yan, bubo? Instruction yan sa James chapter 5. Do not call pastors because wala yan sa record sa ni Lord. Kaya ang tinawag ni Lord, mga kaparian at ang mga laiko katulad namin with the authority that comes from bihatag sa mga pare, sa mga obispo, we can still perform healing prayer. Prayer. No? Prayer lang. Yun mga kapatid. So it's very clear. Huwag tayo mapadisin. Now let's go back. Kasi pumunta na tayo sa pare because that is part of God's plan also. Tayo pupunta sa Israel at sa Iran naman. So, what can you say about this conflict right now, Brother Nuni? Grabe talaga. Grabe na. I think they have gone beyond, hindi na ata totoo yung kausa nila. Sa mga Muslims, no? Yes, mga Muslim. Iba talaga. The evil is very prominent in this one. Ito ba, no, very interesting. When I was a Protestant before, I thought the Antichrist will rise up in Vatican City. Yun ang akala ng marami. Yun ang akala ng mga Arab. The whole non-Catholic believe on that. But, kung tingnan mo ang Biblia, very clear, who is the Antichrist? Yeah. 1 John chapter 2, verse 22. The Antichrist is the one who denies the Father as God, denies the Son as God, denies the Holy Spirit as God. They are called liars. They are called the Antichrist. Question. Ang Papa sa Roma ba nag-deny sa God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit? Hindi. Pero saan yung sinabi ni Jesus? When Jesus Christ spoke that one, He speak to the believers in Israel. Ah, hindi niya sinasabi ang Antikristo galing sa Italy, galing China, galing sa... But within Israel. Within Israel, the Antichrist will rise up. He is... Kasi... He's Jews by blood, but he's Gentile. Bretando. So siya ipinanganak sa Gentile city in Middle East, pero yung tugon niya, Hudyo. Bakit po? Kasi in the book of Daniel chapter 9, sinasabi doon, he will deny all and reject all the God of his fathers. Hudyo siya. The God of his father, sino yun? The God of Abraham, Isaac, and Jacob. He will deny and he will claim that he is God. Bakit Middle East ang Antikristo? Diyan pinanganak si Jesus, diyan ang nag-umpisa ang pinakamalaking kaguluhan in Old Testament. Doon na lahat ang mga pangyayari sa ating Christian life, our Christian faith. Doon din magtapos ang mundo in Israel. Jesus versus the Antichrist. Yeah. Saan mag-rise up in Middle East? Siya po ay Islam. Oh, yeah. Pero yung dugo niya, Hudyo. Pero yung utak niya, Islamist. May mga prayer evidence siya. It's very clear in the Bible. Anong very clear evidence, bro? Very clear evidence. Why? I will not offend you, but this is the truth. This is the truth. Listen to these Muslims. According to your hadiths, you have the 12 Redeemer of Islam, ang pinaka-12 the Redeemer of Islam, that he will soon will flourish, papakita sa buong Middle East. Ang pangalan niya ay si Al-Mahdi. Al-Mahdi. Yes. Sino ba si Al-Mahdi? The 12 Redeemer of Islam from the descendants of Muhammad. According to hadiths. When in fact, marami na ngayon sa TikTok nag-claim na siya ay si Al-Mahdi. Now, what is the work of the Al-Mahdi? The Al-Mahdi, sabi ng the hadiths of Muhammad, siya ay darating sa mundo in order to establish
peace treaty between Islam and Israel. Oh, wow. Siya na po ang makipag-peace treaty, but because of his intellect, so brilliant, peace-loving po, no, the Israelites will be deceived. Yes. Kaya sabi ni Jesus, even the elect, who are the elect? The Jewish people, yes. We are not elect, we are child of God. We are not people of God, but we are child of God because we believe in Jesus Christ and His blood, and we partake in the Holy Eucharist. Yeah. So, ano mangyari nol? Yun ang mangyari. Yeah. There will be a great deception. The first one to be deceived is the Jewish people because they reject their Messiah and they will accept another Messiah. Yun ang irony. Oh. The first, actually, dalawang Messiah mapakita sa Islam. Mm. The Al-Mahdi. At ang pangalawa is Isa al-Masih, Jesus Christ in Islam, is different from our Jesus. Oh, yeah? Because the Jesus in Islam, hindi napako sa cross, hindi namatay, hindi nabuhay muli. Pero ang ating Jesus, napako, nilibing, namatay siya, nilibing, pagkatapos, bumalik sa kanyang ama, and then on the next round, siya babalik rin. Kaya significant yung resurrected siya, Margo, no? Kailangan yes. talaga. Kailangan. Kailangan ma-resurrect siya. To prove those points. Yes. Kasi pag ang ating Diyos ay hindi nag-resurrect, ay faith ka na. It's all useless. Sabi ni John, ni Paul, yung aming pag-preach, walang kabuluhan kung hindi siya nabuhay muli. 1 Corinthians chapter 15. So, necessary talaga yun. It is necessity. Necessity. Kaya ano, this conflict, Israel and Iran, ito po ay opening salvo. This will be soon. Because if you read the book of Revelation, there were what we call the Battle of Armageddon. And even in the book of Psalms chapter 84, these 10 surrounding nations will confederate. Who are these nations? Yemen, Iraq, Syria, Iran, marami po, Jordan. No? Itong lahat po mag-confederate. Morocco. Morocco, this is part of, ano, mga Islam yan. Tunisia. Ito po yung mag-confederate. They will join together. They will join together one purpose to annihilate Israel. The Jewish. Oh. Pero, tika muna, Barbo. When you said Israel, I mean the Jewish, but not yet the church. Not yet. Not yet. But soon to be butchered, the Church of Jesus Christ, which is the Holy Catholic Church. Kaya yung mga pare dyan, mga obispo. You are going into that direction, but ang unang papatayin nila, the Jewish. The Jewish people. Kasi no, anong sabi ng kanang hadiths? Very clear. When Al-Mahdi will appear, and Isa al-Masih will appear, they're going to break the cross. Butchered the swine, the Jewish people. Yeah. Break the cross, kill Christians. Ano yan? Figure of speech yan. Yeah. Malalim yan. Yun po, kapag pa pupunta na, mapakita na si Isa al-Masih at saka al-Mahdi, sabi ng teaching na, they're going to correct doctrines. The doctrines of Christian because we believe Jesus Christ is Lord, sa kanila hindi. Sabi na, hindi daw, mali daw yun. Merong maniniwala sa kanila, Prabhu. Maraming maniniwala nun. And Nabi. Even right now, how many of them right now? Ilan tayong Katoliko? Billion sila din, billion. In an instance, kung mag-appear na si Al-Mahdi, anong sabi ni Al-Mahdi according to Hadiths at saka Quran? Very well. Kung siya magpakita, even you crawl from that mountain to that mountain, from that snow to that snow, come, take heed, and lessen the call of Al-Mahdi. Grabe, no? And what is the purpose of Al-Mahdi? In order to establish 7 years peace treaty within Israel. Hello? Kuno. But after that, the middle of that year, you will break the treaty. Butcher the Jews. Yun po ang teaching ng Islam. Makipag-peace treaty. And they're going to correct the teaching of the Jews and the teaching of the Christians. So, ano yan? Diba? Ang kanilang conversion is by the sword. If you will not accept Islam, yun ang gagawin nila. Tayo, mga Katoliko, wala lang. Okay lang. We are so very, relaxed. Yeah.
Hanggang ma-deceive tayo. Hanggang ma-deceive. Pag hindi ka ma-deceive sa kanilang grupo, papatayin ka. Look at ISIS. Yun na. Yun sistema. Na. Anong ginawa ng ISIS? They bring the banner, the black banner. Di ba? May itim. Yeah. May inscription doon. There is no God but Allah and His prophet is Muhammad. So, dala ng mga ISIS. Sinong founder nila? Si Abu Bakar al-Baghdadi. Pag hindi ka mag-abide sa kanilang even Muslims, papatayin nila pag hindi magtanggap sa kanilang ideology. So, ang front nila, bago, religion still, para baga... To deceive. To deceive. Kaya po, I'm not saying na all Islam is bad. Ang sa atin lang po, ang teaching. Kasi papatayin din nila ang kapwa Muslim nila pag hindi mag-abide sa sistema ni Al-Mahdi, which is nakapattern sa ISIS. Nakapattern din. Nakapattern sa ISIS. Because according to ano sa eschatology sa Islam, if you, kung makita mo yung black banner, follow that one. O ano nangyari, di ba? Na-advertise, maraming mga Muslim extremists sa ibang bansa pumunta sa Syria, sa Iraq. Nag-group sila para i-conquer nila ang the whole Middle East. At marami namang nagpamembre. Of course, papatayin ka. Meron na deceive. Yun po ang mga senaryo na pinapakita sa atin ni Lord. So that time will come. Ito po ay mag-escalate. Ito talaga ang pattern yung sa ISIS. Matrick ang public, Barbo, matrick dahil karamihan yung sinasabi mo. Ito yung habit kundi Muslim. See, muna. Para bagang tahimik muna ang Christian Church. Yan kasi all the issues is evolving around in Asian, Islam. Sa Middle Islam. All of a sudden. It will escalate. Tingnan mo. Ano nangyari ngayon? Ang Amerika nag-react na. Binumba nila ang 30, ano ba yun? Parabang camp ng mga Iranian extremists. Binumba ngayon. Patuloy ang gera. Pero, ito po ang sabi ni Lord, it will not be moved. Hindi po masisira ang bansang Israel. I-preserve ni Lord yan hanggang pagbalik sa kanyang anak. Because His kingdom will be established in Jerusalem. Our church, ang ating simbahan ngayon, this is actually preparation. Na tayo po ay soon will meet the King of Kings and the Lord of Lords, His physical presence. Ang ganda alam. In Jerusalem. If you read the book of Revelation, God will restore everything. Kaya, hindi po ito pananakot. Dapat excited tayo. As a Catholic, we should be a faithful Catholic because everything na ginawa ni Jesus sa Katoliko, lahat ng teaching, lahat ng aral, practices, it speak about the coming Messiah. Yeah. Parang advance. Advance lang, pero hindi natin naiintindihan. Lahat ng sakramento, it speak about Jesus Christ. The sacrament of matrimony. If you go later, Virgo, no? Trying to understand the sacraments, I think you're right. It's more about Jesus Christ. Yung mga ano niya? Lahat. Yung baptism, sacraments of baptism. Christ was baptized. Tayo din dapat mag-baptize. Para makonect tayo sa simbahan at kay Jesus. Yung sacraments of confession. We have to confess. Saan? Sa pare. Because the pare has given the right and authority. John chapter 20 verse 21 to 23. God gave them authority to forgive sin. Yun po mga kapatid. Ang gera ngayon mangyari nun is preparation for the unveiling of the Antichrist actually in Middle East. And this is also preparation for the coming of Jesus Christ. Kaya ang Catechism of the Catholic Church 675, maganda nun. Catechism of the Catholic Church 675, this is very clear. No? Before the coming of the Lord, no, the Church will undergo final testing. Ano final trials. Ano kaya yun? Delikado, no? What is this final testing? Catechism yan, teaching natin yan. I-unveil ni Lord. No? We will undergo final testing and final trials. This is our Passover. Anong nangyari sa mga prophet, mga apostles? Pinatay sila lahat. Pinugutan ng ulo. But we continue. Kahit mamatay, because alam nila saan tayo sila pupunta.
this is sa atin namang panahon ngayon, hindi lang po ito. Once itong testing mangyari, what are this testing? Testingan yung faith natin. Because there will be a religious deception. The mystery of iniquity will be unveiled through religious deception. Through pseudo-messianism. The unveiling of the Antichrist. And what do you think? Pag i-unveil ang Antichrist, do you think you will live a happy life if you are a true believer of God? No. If you will not compromise your faith, you will die for the Lord. It will be bloody. Bloody. Kasi sabi ng Matthew 12, chapter 24, madaloli, no? There will be tinatawag na the causes of dissolution. Dissolution. The abomination that causes dissolution in the land of Israel. The Gentiles, palibot, aapakan nila ang Israel. They're going to desolate, they're going to kill and butcher all the people of God, but mayroong remnant. Yeah. At mayroon ding mga Muslim na remnant that time will believe and worship Jesus or Yeshua HaMashiach in Israel. So mayroon talagang deception. Many are inside the Muslim world or sa atin naman. Deception still roaming around. Yes. Kaya religious deception, pati simbahang Katoliko, papasukan ng mga deceiver. Hindi lang hundiyo. When we talk about religious deception, all religious religion of this world, Buddhism, papasukan yan. Sino po ang papasok? Ang demonyo. And our bad boys will be very bloody. Why? Because we are the true church. Correct. Tayo ang totoong simbahan. Kaya no, time will come, may topic po tayo about fathers or forefathers natin. No? I think, parang na-unfold na the entire record, Old and New Testament is unfolding before us. Yes. Itong war ng Iran, they will help. They will unfold. Ano nga ba ito nga totoo dito? Ito po, Iran is the second number, the second powerful nation when it comes to military. The first is Turkey. Pag ang Turkey o ang Iran mag-combine, that would be the end. Sila pinaka-powerful when it comes to Turkey is the second largest army in NATO, National Atlantic Treaty Organization. Pinakamalaking army po. Pag siya ilalabas na mag-confederate na sila, wawasakin nila Israel, but Israel will remain because of the remnant and Jesus Christ will come. And because of His appearance, all who follow the devil, all who worship the devil, will be consumed by the presence of our Lord Jesus Christ. So what are we Catholics going to be doing? We have to focus. Yes. As of now, tayo po, mensahe po ito sa mga Katoliko, pati mga ibang grupo na Christendom, no? Mensahe po itong lahat, even the Protestant who believe in the Trinity or the Triune God, mensahe po ito na ngayon pa lang, sumsumsarado tayo to serve God, gagawa tayo ng kabutihan, huwag tayong mag-condemn, mahalin natin ang ating kapwa, because the two greatest commandments that God has given to us is to love Him and to love your neighbor as you love yourself. Hindi pa rin namula yun. Kaya yun ang gagawin natin, to love our neighbor, yung kapitbahay, yung mga kaaway natin especially. Mamahalin natin yan mga kapatid, because our time here being numbered. And our weapon against deception is love. Yes. Because if there is love, there is forgiveness. Walang demonyo makapasok sa iyo. Ito po ang pinaka-great exorcism. Hindi yung pray over ka lang. Hindi yung binibasbasan mo lang. Parang tubig. Binasbasan mo lang. Ano, oil or whatever, binasbasan mo ng tubig. Ganoon pa rin ang laman. Kahit anong ilang sakramento or sacramentals isuot mo, pero if there is no forgiveness in your heart, the devil is there. Kaya the best weapon to fight against the enemy is to love and to forgive. Hindi nga nakamali ang 10 ang commandments ng love, God, before God. Yung sacramentals, ano yan, pang second na lang yan.
I'm not against the sacramentals, pero pangalawa na lang yan. Matagal na palang totoo yan, Barbo. Mm. At the foundation of the world, yun na ang pinakatotoo. You love one another. Mm. That's why, Noli, kung tayo magkamali, tamang-tama, sila, binigyan tayo ng pare. Mm. Kung may ginawa tayo mga kalukuhan, lalapit tayo sa ating mga pare to receive counsel from them, mga kapatid. No? Hindi iyong mas akala natin, mas huli tayo. Patayo kaysa kanila. Mm. No, na, karamihan sa atin yan, ha? That's a common belief. O tingnan mo na rin, let's go back sa Iran. During the battle of Yom Kippur, that was a six-day war between Anwar Sadat, Egypt, and Israel. Gira yun. Doon sa desierto, lapit sa, no, Red Sea. On the sixth day, on the seventh day, they shout, "Praise the Lord! Hallelujah!" Mm. Then the flag of Israel lumilipad. They won the victory. Wow. When they are conquered by the, you know, by King Nebuchadnezzar, pinipreserve pa rin ni Lord. Kahit maraming namatay, pinipreserve ni Lord ang Israel. Nang na-conquer sila sa Babylonian Empire, doon pa rin, na-conquer sila lahat po. Maraming nangyari. There was even a war between the time Muslims and Jewish people during the time of the Crusaders. Di ba, na tumulong yung mga Crusaders para ma-liberate ang land of Israel. They are free. No? Mm. And there are many wars against Hezbollah, against Hamas. Dami na gulong. Marami na pong gera na pinagdaan na nila sa buhay. Panahon pa ng Egyptian War. Pagkatagal na. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Pwede preserve pa rin ni Lord ang Israel. Yes. Kaya maraming mamatay, preserve pa rin ni Lord. It is just like the Catholic Church. Yes. Kahit maraming sumisira sa ating simbahan, nandito pa rin ang simbahan Katoliko. Mm. The Catholic Church, it is just like Israel. Yes. Hindi ma-destroy. Mm. Sabi ni Lord, even the gates of hell cannot destroy. Mm. So, inang gera ng Israel, nagwagi. Against Hezbollah, against Hamas, sino pa yung mga extremist group dyan. Pero tingnan nyo, ang bansang Israel na preserve at lalong dumadami yung population nila. Hmm. They're becoming stronger. Stronger and stronger. Lalong maraming testing, maraming war. Ilang drones ang hinulog ng mga Iranian? 300 drones. Mga killer not one. Only 99% na proteksyonan ang bansang Israel because of the yung technology nila. Ngayon, may bago sa technology, laser, ganun na, i-wipe out na lang, parang nagwali, ubos lahat. Because that is the technology of God that gave to His own people, mga kapatid. Because God wants to protect His land. Why? Doon, magbalik. Pagbabalik si Jesus, in the book of Acts chapter 1, kung saan siya lumilipad, babalik sa kanyang ama, sabi ng mga anghel, pag siya'y babalik dito pa rin, sa Mount Olives. Marami bago mga complication on all of those numbers. Napakaganda na to say nga, we have only one very important commandment to fulfill, love one another. Ang ganda, no? Kaya, yung Sheikh Imran, isa po siyang sheikh sa Iran dati. Buhay pa hanggang siya ngayon. Sabi niya, let us conquer Baitul Maqdis. In Arabic, it is called in English, Jerusalem. They're going to wipe out the map of Israel. Papatayin lang tao, sila na mismo mag-take over. Di yan mangyari. Maubos kayong lahat. Yeah. Pwedeng ma-destroy mga buildings, maraming taong mga Israelites mamamatay, but as a nation, palakasin na ni Lord. And Netanyahu was used by God. Yeah. He's very intellectual man. Mm. Kasi the way he handled the situation, grabe. Very good study. Kaya, tingnan na lang natin yung retaliation nila. Yeah. Yun ang pinakaabangan. Pag sila ngayon nag-meeting pa yan, paano natin ito gagawin? Pero meron na silang mga strategy plan. Ang sa kanila lang, para sigurado, pag sila ay, pag binumba nila ang Iran, wipe out yan. Not because they have
meron silang mga Iran, meron silang nuclear, wala lang niya, wala yan. But because God's plan has to be followed. Followed, because if God preserved Israel, no one can destroy. No war can destroy. No war, kahit battle of Armageddon, because in the plain of Megiddo, the valley of Jezreel, doon Lord, no, tinan mo ang Euphrates River, tuyo na. Bakit natutuyo ang Euphrates River? Kasi yung army of the east, they can pass. Kasi hindi pwede sa dagat. Yeah. Doon sila sa Euphrates River. Kasi nakakonect yan noon. From Middle East, Turkey, Syria, Iraq, dadaan pa sila. Din pupunta sa Israel. Grabe, no? Doon dadaan ang mga soldiers according to the Book of Revelation. So, the soldier of this Muslim world. Upang aatakihin nila ang Israel, but no one can defeat because the Lion of Judah, Jesus Christ, will roar out and He will come. He will bring judgment to this world, including you and I. Hindi lang Middle East, hindi lang mga Muslim na kumakalaban sa kanila. Yeah. Tayo din mga Kristiyano, pag ang buhay mo ngayon ay hindi naka-intune palagi kayo, umawa ka ng mga kalokohan sa buhay mo, you will face judgment. And soon you will be bestowed. Yung ginasabi ni Lord, yung ginawa niyo sa sekreto, ma-disclose yan. Open yan. Ang ganda ng talon. So, anong makikita mo sa gera ngayon sa Iran, Lord? It's just the beginning, really. Ano pa yan? Hindi, ano pa yan? Actually, delikado pag mag-join ang Turkey. Yeah. Parang balik sa una. Oh. Pag mag-join na ang Turkey, yun na po. It will be a great war soon. Great war. Because the most powerful, when it comes to military, the most powerful nation is Turkey in Middle East. So, sa mga news ngayon, huwag kayong mabahala. Don't worry. God is with us. God is with Israel. Pero antayin natin ang Saudi Arabia. Yeah. Because Saudi Arabia is the brother of Israel. Ang alam ng mga hari sa Saudi Arabia, na ang Israel, kapatid nila. Grabe nun. Yung mga Saud family, alam nila. Kaya silent sila. Alam nila nga sila ay descendant ni Ismail. At ang kapatid ni Ismail, si Isaac. Judeo. Israelites. Kaya they are so silent. Kaya nagalit ang Iran sa Saudi. Galit na galit ang mga Iran. There was, binumba pa nga, di ba? One time. Alam ng Iran na you have a relationship. Oo, alam ng Iran yan. Gusto nilang i-wipe out ang... Kaya nga, pag magbasa ka ng eschatology sa Islam, buburahin yan. That's the plan. Ang Kaaba Mika, listen to this if you are a Muslim, if Al-Mahdi will come, Kaaba Mika will be destroyed. Because siya na mismo ang claim that he will claim himself that he is God. Ang sequence, Brad Bo, sa prophecy, andun talaga, no? Oh, arranged talaga. Yeah. Akala yung Saudi Arabia, may plano na po ang Iran, bumbahin kayo, kapatid ko, yung nag-Islam. Handang-handa na nga sila, kasi alam nila, ibumbahin sila ng Iran. So, makatotoo yung Bible. Yeah. Kaya, in the book of Revelation chapter 13, that was very clear, Brother Noli. No one can buy their goods. They will be burned like charcoal. When John the Beloved stood up at the sea, or itong tinatawag na rivers, itong waters, with the sand, ano yun? May tubig, may buhangin, tumayo siya doon, nakita niya ito. May buhangin ba sa Italy? Wala. May buhangin ba sa Vatican? Wala. Makinig kayo mga pastor. This is what we call hermeneutics. Ano yun? Middle East. Yeah. Old sand.
Oh, son. Tumayo siya doon at nakita niya ang unang halimaw at ang pangalawang halimaw lumabas doon. The Revelation chapter 17, nasira yung mother of Babylon, the mother of all harlots. Sino yun? Sabi naman ng mga Protestanti Katoliko yun, hindi, you're out of context. Kasi nandun sa disyerto si John the Beloved. So it's a country in the sun. Oh. When that city will be destroyed with a big fire, so masunog yan ulit. And all the merchants will mourn. Wala na mapirahan. Meaning to say, that place is a trading center. Trading center. Ay, ang tanong, ang Batikan trading center ba? Hindi. Wala. Kayo, pastor, pataka, alam mo ba na? Yeah. Pataka, alam mo, interpret. That city in which the merchants involved, it is not Batikan. It is Saudi. Yeah. Bakit Saudi or Saudi Arabia, mga kapatid? Unang-una, nagalit ang Iran. Gusto nilang i-wipe out ang Saudi at saka Israel. Talagang masusunog yan. Because at first doon nag-umpisa lahat. They produce, the Saudi Arabia produce extremists, worshippers of idols, the moon god. Doon nag-umpisa. Hanggang ngayon ba bago? Yes, they sponsor actually. Because they compromise, because of trading, because of business. Because time will come, there will be an end. And many Muslims will believe and accept Jesus Christ before, or even it will burn. And they will say, the King of Kings and the Lord of Lords is the one who gave judgment to this place. Kaya yung aking kapatid sabi na handa na raw sila kasi binumba ka sila ng Yemen, sponsored by the Iranian. And someday, Saudi Arabia, kaya before it's too late, the Iranian regime will use nuclear or biblical yun para masunog ang Saudi. Sabi ng mga merchants, we cannot buy gold anymore. Wala na. Wipe out. Gold. We cannot buy their good garments. Eh, saan yung gold? Saudi. Yeah. Sabi pa na mga Book of Ezekiel, it will burn like charcoal. Bakit like charcoal? Kasi maraming oil. Mangingitim raw ulit ang buong bansa dahil sa sunog. Mangingitim dahil sa oil. Totoo talaga. Maraming deposit yan. Oh, hindi yan Batikan. Uy! Hindi kayo, mga pastor. Hindi totoo ang Batikan. Hindi yan Batikan. Walang oil sa Batikan. Batikan will be preserved by God until the second coming of Jesus Christ. Doon siya. Kaya, balik na kayo kay Jesus at Katoliko kayo. This is the history po. At karamihan sa mga non-Katolik, hindi nila ito alam. Ang sa kanila lang, target nila Katoliko. Katoliko, hindi yan totoo. Ginamit ni Lord ang Catholic. Even before the foundation of this world, the Catholic is already in the mind of God. Yeah. Nilagay ang Katoliko in order to rebuke the corrupt government. Yeah. Nilagay ang Katoliko in order to correct, especially yung Laudato Si natin. Sinunog na lang lahat ang ating mga kapaligiran. Sino ang concern? Katoliko lang. May Laudato Si po tayo. Yeah. We're against of burning all this beautiful forest. Mga born again, mga Protestanto, walang pakialam yan. Yeah. Tayo lang. Kaya may purpose bakit nilagay nyo yun ang simbahan Katoliko. Wala silang alam sa sequence. Wala. Mayroon tayong social concern. No? Kaya hindi lang salvation, but also about surrounding. Yes, of course. We live here. As a steward, this is the beauty of our church. Yeah. And yun po ang mga scenario na soon will take place. Itong nangyari sa Iran ngayon, Israel, ito po, beginning pa ito. Marami pang gera dumating. Yeah. Hindi pa ito katapusan ng mundo. Huwag kayong maniniwala kasi may mga born again naman nule.
sinasakyan yung issue. Oh, katapusan mo do, repent and be baptized. Instead baptized, be baptized. So yun, iba. They will use these events para marami silang makonvert. Yeah. Na mga Katoliko at lilipat sa kanilang sekta. Ito, pira, pira. Pira. This is part of religious deception. Pira. They are deceivers actually. Kaya kami po ay nagpapasalamat na kami na convert sa Katoliko. Amen. Amen. Si Brother Noli po, siya po ay dating Protestante. Amen. Siya po ay dating Mormons. Pagkatapos, nagiging translator sa libro ng Hare Krishna. Ng Hare Krishna, yung Bhagavad Gita. Yeah. At nag-born again, kasama ko. Yeah. Nagbalik. Nang kami nagkatoliko, eh nagkatoliko na rin siya. Kaya inaantay ko yung brother ko na pastor dati. Sana, no? Baptist, Baptist siya. Na magkatoliko na siya. So, yun po. Mga, may mga clarification pa tayo nun yun. Yes, marami na. I think, well, we have more time. Basta, ang issue ngayon is that Iran is beginning. This is showcase ito eh. Ito nung mga minor war lang ito, like Hezbollah, the Hamas, tina-target nilang Israel, plus itong Iranian-sponsored war, sponsor sila sa Yemen, at sa ibang bansa upang babaksakin ang Israel, ito po ay the beginning of the end. Antayin na lang natin na lalabas si Al-Mahdi, yun na. Because it will be announced using social media. It will be announced, and many Muslims, once they give their allegiance to that person, the entire Muslim world, that's the end. Yeah. Christ will come. So thank you so much, mga kapatid, and God bless us all, and continue to subscribe my YouTube channel, Hugda Krama TV, and dito naman sa ating Facebook, no? Salamat sa mga viewers, si Ping Salid Kakrama, kapatid ko. Nandoon ngayon sa Switzerland ba yun, Netherlands, sa ibang bansa, at sila'y pa-uwi na this coming this month, no? So, si Duhat Kadati, thank you po, no? Aida, Brother Rumi Plusius, thank you for watching. Esmeralda Hayati, thank you for watching. Jesua Ariglo, Father Anthony Almadronis, Palawan, God bless. Sister Ilvi DG sa ibang Grand, sa ibang bansa, nandun sila, kapatid, no? At kami po ay pupunta, babalik sa Baoko Mountain Provinces, sa mga lugar niyo doon, sa, ano, sa mga, sa lugar ng mga Igorot, ito, mga mababait na mga tao, Ali Soriano, and, ito na, si Sister Aida, sa Taytay. Sana makabalik kami dyan. Magkaroon tayo ng maraming topic. May mga topic po kami. Kaya yung gustong magkipag-contact sa amin, gusto nyo bang mag-facilitate kami ng mga seminars? Kahit anong seminars po, pwede LSS. Kasi may mga module tayo. Or healing seminars, pwede po. Bakit hindi, no? Kasi dyan tayo nilagay ni Lord. Hindi lang story for our conversion. Mayroon tayong topic like synodality. Yeah. Yung stewardship, no? Yeah. Okay. Marami po yung about the four dogmas of the Blessed Mother Mary. Si Sister Aden ang mag-handle dyan. O, nandito ngayon si Sister Aden. Medyo busy siya sa kanyang kaharian. At kami po ay paalis na. Si Father Anthony nandyan. Mag-handle sa Palawan. I'm so busy. Palawan. So dito naman sa ating Jeep. Hi, Jeep. Ninyo ba? Good morning, Brother Boo. So, yun po mga kapatid, and thank you so much. Let us pray before we will end. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Almighty Father, thank you so much for your goodness. Thank you for guiding us, for the enlightenment that you give us understanding, especially about the end time. Yeah. Father, I continue to bless you, to pray, and to glorify your name. Yeah. Bless the Catholic and all the Christians who believe in God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Bless them, O Lord, as well as our apostolate. Yes. Going to Benguet again this coming month of May. And also going to Palawan this May 22. Yes. For our apostolate. God bless us always. Bless the people. And as we pray, Hail Mary, full of grace,
The Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit thou womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be. World without end. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Paalala lang po, paalala sa mga nanood dito sa Facebook. Hindi po baliktad ang aming pangungoros. We're using the front camera of our cellphone para po ma-monitor natin kung sino ang mga viewer. Pero dito naman sa YouTube, walang problema kahit we use the front camera, hindi pa rin baliktad. Amen. Hindi po baliktad ang aming pangungoros. Ito nga, baliktad dyan. Katoliko ito, t-shirt. So God bless. Continue to pray for us. Thank you. And to support our gawain po. We need your prayer. And we're praying for, kasi ikot-ikot kami sa Northern Luzon, we're praying for vehicles. No? Nole, vehicles. Kahit pick up, no? Para po, tantiyan. Pagpunta namin, detso-detso na, hindi na kami mag-antay pa ng bus. It will take many hours para mapuntahan namin kaagad yung Apari. Kasi si Father Joel, gusto rin pupunta kami nun sa Lyceum, Apari of Lyceum. Malaking tulong yung kapatyan. Oh, madali lang. I can drive. I have my license, 10 years driving po mga kapatid. So thank you so much. God bless us all in Jesus. Ay, kayo na pa-repair tayo sa Healing Center. Amen. Ano? Ito po ay at the likod, later on, gigibain yan para diretso na doon. Amen. Para ma-wide na. So continue to pray and to support. At bumili tayo ng mga hollow blocks nandun sa labas. Nandun na yung mga panday. Dito naman i-renovate po ito. At maybe soon, makompleto na ito. So continue to pray, continue to support us. Amen. Thank you so much po. God bless po sa inyo lahat sa ngalan ng ating Panginoon sa Kristo. Amen and amen. Okay.